magandang araw po kay Pastor Isagani Coronia. Palakpakan po natin. Pastor po yung pastor kay Pastor Julius Gatti. Pogi-pogi. Tapos kay Sister Ruth, yung nag-imbita po sa akin ng kulit-kulit. Nasa Twitter, nasa Facebook. Sister Ruth, muskit pa sa personal. Agad na. Tapos, ay sayang. Tapos, yun ito. Minsan, nasa market-market, manonood ko ng Shrek. Ba't mo sinabi kong Shrek, nakamitigay sa akin? Manonood kami ng Shrek, nakapila kami. May isang babae, may dalang popcorn. Hindi ko matanda, gano'n ba, manonood. Tapos, pagtapat niyang gano'n, pagdaan niya, nakapila kami habang napila, nakapila siya sa akin. Malapit na ako sa kanya, Diyos, gumagalaw to siya. Tapos sabi niya, excuse me, Ruther? Sabi niya, yes. Ikasama ko yung misis ko sa inyo, Ruther? Tapos natulog na yung tears niya. Nakatanda ko, hindi ko na magagawin. Iiyak ko siya, Ruther! Ruther! Sana na nalipot! Bakit? I'm so happy to see you! Sabi ko, wife ko si Jean. Sabi niya, ay, sayang. Nagulat ako kasi ganun pala na pag naging public figure pag, kasi matagal na namin ginagawa ito eh, matagal na ako nagpa-puppet eh. 12 years old pa lang ako sa Sunday school, nagpa-puppet na ako. Medyo matagal na rin, mga 4 years ago na. Tapos, so ganyan, actually maliit pa, magiging ako maliit sa inyo, yun doon sa church namin, nagtuturo kami ng nasa Sunday school, di ba? Nasa Sunday school ba kayo? Oo! Oh! Nasa Sunday school kay Jesus, di ba? Nasa Sunday school kami, Sunday school kami, tapos kinuha ako ng mga teachers ko na sumama sa mga puppeteers. Ako lang ang bata, yung mga malalaki na sila lahat. Tapos yun na yung naging, ano po, naging calling ko. But I was a youth pastor for a time, for 2 years, I was a youth pastor. Tapos, kwento ko lang sa inyo ng konti, no, para makakilala tayo. I was a youth pastor for a time dito sa Nabaliches, that's where I grew up. So, Quezon City is my home. Okay, tapos, napunta lang ako sa Las Piñas and I settled down 4 years ago. Ngayon na nag-asawa ko ako. Tapos, eto na! Dahil puppeteer ako, napunta ako sa, alam niyo yung Boyoyong? Sino umabot sa Boyoyong sa ABC5? Diyan galing si Jose Manalo, si Brownie, si Ruther Urquia, diyan galing. Diyan galing. Nung nagkita kami ni Jose minsan sa isang gate, nagkita kami sa Strums Makati, pagpasok ko, hindi ko alam, kasabay ko pala siya dun sa gilnem. Sabi ko, Ruther, Boyoyong ka rin pala, nakita ko sa rin niya ng Boyoyong. Sabi ko, galing mo, pinapanood kita. Eh, magkaiba kami channel, ha? So, nakakatuwa. Tapos, doon ako galing sa Boyoyong yung 1994 hanggang 1998. Ako yung pinakabatang Boyoyong dati. 17-year-old ako nasa Boyoyong na ako. Tapos ano yun? Children Theater. Tapos, strict to doon. Grabe. Bawal ka mali. Pag nalate ka, 10 pesos per minute. Oh, eh ba? Ang talent fee mo, 300. Pag nalate ka kalating oras, wala kang bayan. Pag ang talent fee mo, 200. Pag nalate ka kalahating oras, sa susunod na trabaho mo, babayaran mo yung 100. Parang, higpit, no? Kaya nasanay kami sa ganun, no? Tapos ang nanay ko, disciplinarian, kasi ang tatay ko nag-abroad, matagal. 8 years sa abroad, every 2 years lang bumabalik. So parang namimiss ko lagi ang tatay ko. Ngayon, ang nanay ko, ano siya, matapang yung nanay ko. Kasi ano yung bakit? Kasi ayaw niya kami labas ng labas, kasi baka mahawa kami doon sa mga bata sa labas. Nagmumura, sumasagot sa magulang, nagdadabog, ayaw niyo ng ganun. So pag maglalaro kami, mga alas 5 ng hapon, papayagin niya kami mag- alas 4 ng hapon, papayagin niya kami maglaro sa labas. Pagbaba namin, isang oras lang yun, tinawatin yun siya sa, ano, bitana. Papatintero kami. Ano may patintero? Opo! Sino na umabot sa, may patintero ka ba ngayon? Ano ba, no? Opo! Ano niyo ba yung mga games dati, mga laro ng bata? Kasi ako PSP na lang inabot ko eh. PSP? Patintero, shato, tiko. Shato, paborito ko yung shato. Yeah. Tapos, kumbang presyo, nabibigot pa ko lagi na yun. Well, tapos, ayun. Tapos, sisit-sit yung mama ko, meron siyang sit-sit. Parang sipol na malakas na malakas. Pag narinig namin yun, magtatakbuhan na kami, akit na kami sa tayo.
Pag hindi kami makita, panigin kami. Pero, pait-pait ng nanay ko. Tapos na-realize ko, nung lumaki na ako, yung mga kasama kong laging nasa labas, lagi lang, hanggang alas 20 ng gabi, naglalaro sa labas, pinapabayaan ng magulang, ayun, mga addict na sila. Oh, sabi ko, buti na lang, hindi ako pinabayaan ng nanay ko, no? So, buti na lang, marunong sumitsip yung nanay ko ng gano'n. Kasi, mahilig ako maglaro sa department store pag pupunta kami sa SM dati, tatago ako sa mga damit. Ay, nakarelate, ginawa niyo ba yun? Kaya mga nakakalaro na damit, tatago ako doon, gusto nyo ko nanay ko. Mama, magsilip ko, wala na siya. Wala na. Oo, oh, eh. Ang sitsit, sumitsit yung nanay ko. Mga kalating oras na ako naghahanap, narinig ko sitsit ng nanay ko, sinunda ko yung tunog. Parang si Jesus, di ba? Kung sasatas, nasunda natin ito. Yung mga may anak dyan, pag-aralan nyo rin kasi mahirap naman, pangit naman, kung ano ba, nasa mall tapos nawala yung anak ninyo, sisigaw nyo yung pangalan, RUTHER! Di ba? Parang iskandalosa, di ba? RUTHER! No? Di ba? Hindi nyo naman mahanap pag ganito na kayo, RUTHER! Hindi nyo naman mahanap, di ba? Tapos yung mga magkakaanak pa lang dyan, sino po yung mga nagpa-plano nyo magkaanak pa sa kami? Masuggestion ako sa inyo, ha? Hindi pa plano na ito. Yan ang tama. Bata pa, magplano na. Matitigong batang ito, ikaw ang next president, ha? Pag nagkaanap kayo, no, bigyan nyo ng pangalan na ang dulo, yung sound ng pangalan niya, vowel. Vowel, A, E, soft A, long E, ganun. Huwag yung consonant. Ano ba pangalan? Ba, consonant, di ba? Barok. Jeff, di ba? Ganyan. Pag ganyan, Alan. Pag mga ganyan po kasi, pag tinawag ninyo, ni Noah A yun eh, yung sound ng A, di ba? Ano ba? Noah pangalan. Tapos Bob, di ba? Pag yung anak ninyo, tatawagin ninyo, kaya sisigawan ninyo, mangikli lang. Diba? Layo, tatawagin yung anak ninyo, pangalan Bob. Bob! Tapos na. Bob! Eh, pag Noah, Noah! At mami, bakit nawa pangalan ko? Para pag sinigaw kita anak, mahaba. Tapos tatay ko nag-abroad. Sino dito nasa abroad ng magulang? Nasa mamay. Sa abroad ng parents, good. Nag-abroad si Papa. Alam niyo yung problema natin dito po sa Pilipinas. I have to share to you para maintindihan niyo yung dinaanan ko ng paano makasabing dito. Pag dito sa atin, pag may nag-abroad, sa ating pag may nag-abroad, nakatira kami sa isang compound, puro relatives. Mumunta lang kami doon. So, pag dumarating yung motor, na may dalang pera, pagkatapos mag-akyata na lahat ng pinsan namin. Tapos mamumutang na, mangihirang ng sinulit, ng karayot, tapos bigla, pwede po makahirap ng 500, ito ano. Tapos wala na titira sa mama ko. Hanggang ngayon, umuupot pa rin kami, breadwinner nga ako eh. Ako yung nananalo ng pinapay. Pero masaya ako, kaya lang, masaya ako, pero para sa tatay ko, hindi ako masaya, nalulungkot ako para sa kanya kasi tagal niya nagtrabaho sa abroad, tapos ang napili lang niya, pwede ka lang eh. Ito! Oo, kasi alam niyo, nung high school ako, pag nahuhuli ng padala ang tatay ko, wala na kami yung bigas, pwede ka pa ako. Yung pwede ka, binili ng tatay ko, katuwaan lang. Hindi niya naman alam na magkakagipit-gipit kami at kailangan ko yung ibiyahe. So pag high school, bumabiyahe akong pwede ka. Yung mga kalaro namin, siyempre pag nasa abroad, tatay, mayaman ka, di ba? Sa Pilipinas, gano'n eh. Okay. Tapos, bumabiyahe ako, nagugulat yung mga kalaro ko. Oh! Ba't ka bumabiyahe? Yung mga kababata ko, ba't ka bumabiyahe? Ba't nasa sidecar ka? Sabi ko, wala naman akong hilig sa TV, wala akong gawa sa bahay. So, totoo lang. Totoo, wala talaga akong hilig sa TV. Kaya kung napanood niyo ako sa Showtime, mukha akong ngayon doon, kasi hindi ko alam ang nangyayari doon eh. Kaya pag mag-judge ka daw, huwag mo sabi sa akin nung nagturo sa akin. Pag nag-judge ka, pag pangit, sabi mo, pangit. Kaya hindi ko sinabi ko, hindi mo ganda, galit sa akin. Eh, kasi gano'n kami sa Got Talent, di ba? Para pag susunod na perform mo, mas magaling ka. Ganun naman yun eh, di ba? Tapos eto na. Eh di, mag-commit, dalawang piso lang pamasahin yun eh. So pag naka 30 pesos na ako, uwi na ako. Tapos may dala akong bigas, may dala akong ulam. Gisingin ko mama ko, saan ako mo? Nagdiyakot po ako. Pero hindi man ako malukot nun kasi mahilig talaga ako mag-sidecar eh. Mahilig ako mag-bisikleta kasi natuto ako mag-bisikleta high school na.
kaya gusto kong bisikleta. Tapos ito, nasa trabaho na ako. Pagkatapos ng high school, nag-entrance exam ako sa kung saan mga school sa Quezon City. Taas yung grade ko sa entrance exam. Taas, pwede akong ilipat doon sa ibang kurso na gusto ko kahit sarado na. Oo, kasi taas doon ang resource ko.